Siniyasat ni dating senador at ngayon rehabilitation czar Panfilo Lacson ang ilang sinalantang lugar sa Eastern Visayas. Dumalaw rin sa Tacloban, Leyte si Chris Aquino para maghatid ng tulong sa manasalanta ng bagyo. Apela niya, itigil na raw sana ang sisihan. May report si Claire Delphine. Ilang araw matapos opisyal na maupo si Senator Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery, agad niyang binisita ang mga lugar sa Samar at Leyte na pinakanapinsala ng bagyo. Ito'y para magkaroon na raw siya ng ideya kung paano sisimulan ang mga gagawing pagsasaayos. Sa pag-iikot niya kasama ang urban planner na si Architect June Palafox, batid niyang marami ang dapat na gawin kaya layo niyang masimulan ang trabaho sa Pebrero. Mobilizing private sector yung initiative nila. And they were enthusiastic, I can tell you that. Kasi ang daming, when they heard that I would be assigned, ang daming nang kumukontak sa akin, paano sila natutulong. So we're organizing that and we're coordinating everything. Bago umalis, nakipagkita muna si Lacson kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Ibinigay daw ng alkalde ang assessment ng pinsala sa buong Tacloban. 10 minutong tumagal ang pag-uusap ng dalawa. Personal rin binisita ni Presidential Sister Chris Aquino ang lungsod ng Tacloban. Kahit pa ito ang unang beses niya na makarating sa lugar matapos ang bagyo at kilalang balwarte ito ng katunggali ng kanyang pamilya sa politika noon. Hindi naman daw niya naramdaman na malamig ang pagtanggap sa kanya ng tao. Namigay siya ng mga donuts sa mga bata. Hindi rin niya naiwasang ipagtanggol ang kapatid na si Pangulong Noynoy Aquino sa mga pambabatikos. No leader would want this to happen to his country, and I think it's unfair to for anybody, whether ko ano man ang political color mo, to point fingers. Sa bayan naman ng Hernani, Eastern Samar, hirap pa rin ang ilang residente dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Hindi pa kasi naibabalik ang kuryente sa ilang lugar roon. Pero ayon sa ESA-MELCO o Eastern Samar Electric Cooperative, ginagawa na nila ang lahat para mailawan na ang lahat ng bayan. Ang target namin na ma-energize lahat yung coverage namin ng ESA-MELCO ay ngayong 17 po ng December. Pero yung mga barangay, hindi pa po na-energize namin dahil inuuna muna namin yung bayan. At saka kailangan mailawan po yung munisipyo, simbahan po. Yan lang muna ang na-energize namin. Pero ang Pasko ng mga binagyo, tila nagkakaroon na raw ng kahit paano'y kaunting liwanag at pag-asa. Si Mang Alberto, habang naghihintay raw na magkakuryente, inuumpisahan ng lagyan ng dekorasyong pampasko ang kanyang bahay. Ganito rin ang ginagawa ni Lolo Paquito na halos mabura raw ang kanyang buong bahay noong kasagsagan ng bagyo. Anya, balot man ng tubig at putik ang kanyang bahay noon, hindi dapat ito mapigil ang masayang pagdiriwang ng Pasko. Bawat darating ang Pasko, nagagawa tayo ng Christmas tree, parol, para mga bata maging masaya. Ang ilan namang nawala ng mahal sa buhay, nananatiling positibo na makakabangon sila mula sa trahedya. Unang-una magpapasko, kailangan din maging masaya kahit papano. Kahit nabawasan ng buhay ang aming pamilya, okay na. Tanggap na rin namin yun. Pakas, ano talaga nang nangyari, pakasakit. Claire Delphine, GMA News.